mga bagong kasaljan. So huwag muna kayo mag-anak. Utang na loob. Huwag muna kayo mag-anak. Baka ka-affect yan. Yung kwarto nyo, samantalayin nyo muna ng mga tatlong taon yan. Tingnan nyo yung kwarto nyo habang kayong dalawa lang. Anytime, walang hadlang. Kung magkatitigan kayo, bang! Samantalayin nyo yan. Dahil pag nagka-anak kayo, mag-take over siya sa buhay nyo. Yung kwarto nyo, papalitan nyo yan yung mga pictures ng mga Incredibles, SpongeBob. Hindi nakakalibog yung mga picture na yan. 17 ka? Tatlong Christian ako bago makarating. 17 times 3. Alam mo kung ilan? Paano kasi? Puro panliligaw yung hula mo. Puro kong kakomputer na yan. Oh my God, sinasabi ko na rin yun. Samantalayin niyo yung makabatahan. 51 ako, nagising ako. From 30, nagising na lang ako. 51, ang daming changes. Oo. Mga bata ngayon sa silo, mga rebel. Kasi pag mag-aalikan sa gilid, akala mo, di ko alam kung nagsasakitan eh. Kapitan sa leg eh. Ginawa namin asawa ko, talagang, basta tumulo din din eh. Nagkakatingin ko tuloy kami. Sabi na huwag na natin gawin. Samantarayin niyo yung kabataan niyo. Tatanda ko ba natin pag umambun-ambun lang, nagkatingin na kami ng misis ko, wala ang mga bata, umuulan, alam mo lang gagawin. Kahit saan yun, abutin. Talagang, ngayon, pag umulan, nagkatingin na kami, wala ang mga bata. Alam mo lang gagawin. Nagluto kami aros kaldo. Sa mga bagong kasal dyan, sa huwag muna kayo mag-anak, utang na loob. Huwag muna kayo mag-anak. Baka ka-affect yan. Yung kwarto nyo, samantalayin nyo muna ng mga tatlong taon yan. Tingnan nyo yung kwarto nyo habang kayong dalawa lang. Anytime, walang hadlang. Kung magkatitigan kayo, bang! Samantalayin nyo yan. Dahil pag nagka-anak kayo, mag-take over siya sa buhay nyo. Yung kwarto nyo, papalitan nyo yan yung mga pictures ng mga Incredibles, SpongeBob. Hindi nakakalibog yung mga picture na yan. Yung mga date-date nyo, mga fine dining. Pag nagkaanak kayo, puro kayo McDonald's. Happy Meal, kukolektay nyo yung Avengers. Makunyet ang McDonald's na yan. Di ba yung Avengers, yung apat, kinalat nila sa Metro Manila, nawawala si Iron Man. Dinala na sa Bulacan! Pag may pag-sex kayo, pag may anak na kayo, umaga, sasabay niyo sa panonood ng SpongeBob. Pati yung rhythm. What is the pineapple under the sea? SpongeBob! Kumot-kumot lang, katalo na. Magsanay-sanay niya kayo mag-nagsisex habang kinatanong kayo ng math exam, math problem ng anak niyo habang... Mami, 3 times 7, 21! Okay lang sana kung straight numbers eh. Minsan back problems pa namin. Mami, may question. Yes. If Peter has ball apples, and he has five friends, anak, pa-blender nyo! Talayin mo. Pero ngayon naman, alam mo, gusto nyo ba ba? Yes! Mga pala, may sumisenyas ng pyramid dyan, ha? Pare, alam mo sa mga GTW, may mga GTW ang mga dito ka. O yan, tama-tama, may sombrero ako dyan, pinapibenta sa labas, 500 pesos na lang, ubusin nyo. Pirma yun, may pirma yun. Ngayon na lang regalo sa akin na sa labas. At supportan nyo lang yung mga projects namin. Of course, the podcast. Palapakan naman natin ang malahat mga komedyante. Gusto nyo ba ba? Sige. Ito masasabihin ko, atin-atin lang, no? Total, magto 2024 na. Ang naging issue ngayon 2023 is ang mahirap mag-joke because of the woke culture and politically correct, which I don't believe na ganon unless you have written it in a nice way. So, mapalista po kayo. Nakakatigil po na gusto ng joke.
Jadi tanya aku tutup lagi, pasti kok asal. Sekian pasir, itu yang kurang kayak loh. Ini mah hidup dong, mau Pinoy pendek si air di batas pasir, pak balik. Ini nangyari. Ya, sekian pak, pak. Enjoy, pak. Mahirap bro mag-joke, pero hindi ako nangyayawala. As a comedian, ano yan eh, an art to be able to deliver a joke without offending. Diba naniniwala naman tayo, tama? Kinagawa lang excuse yan. So, gagawin natin ngayon, gagawin natin ngayong araw. Okay lang ba? Yeah. Okay, palakpahan tayo para masaya. Putang marami ako nakikita dito mga tito sa kitas, halos kasi sa sigitan ko, no? Marami talaga nagbago, we have to adjust. Kahit yung mga preference ng mga anak natin, lalo sa mga boy band. Boy band, di ba? Proud na proud yung anak ko. Daddy, may paborito ko yung boy band na ano, yung mga Korean, no? Mga K-pop, gano'n. Hindi yung boy band sa akin, ang boy band sa amin. Sino boy band sa atin? Backstreet Boys, salamat. NSYNC. Liba lang sila, apat lang sila. Namumukhaan natin lahat. Alam natin kung sino nawawala. Yung mga boy band ito, mga sarangol itong anak ko. Super Junior. Ilan sila? Ang dami nila! Yung 17, ilan sila? 13 sila! Ibang tanga lang! Nag-isip sila ng pangalan. Anong pangalan ng grupo natin? Ilan tayo? 13? 17? Maganda ba example sa kapataan yun? Kaya hindi mo alam yung 17 times 3 eh. Yung anak ko sabi, dati wala yung isang member ng Super Junior. Sino dyan? Yung Chinito. Yung Chinito yan ah. So kapag nag-disband tayo, yung Backstreet, tapos talaga. Yung Super Junior, pag nag-disband yun, hindi naman boy band yun eh. Choir yun eh. Tatlong boy band ang nasa loob dun. Ang dami nagbago. In fact, nang-miss kayo dati. Alam ko na mga titos, mga 80s kids. 90s, na pwede natin tawagin ang mga kaibigan natin according sa kapansala nila at walang problema. Tama, di ba? May mga kabarkada tayong duling, tiyatawag natin Doc. Pilay, Lipe. Pag may kulangot, pag may dito ka, kulangot, bangaw, si Boy bangaw, Boy kulangot, natutuwa sila, walang na-open. In fact, ayun ang ating terms of endearment, na pag tinawag na siya sa street na sa totoong pangalan nila, nagtatakot sila. Ba't di mo tinatawag na Doc? Ganit ka ba? Napakahirap ngayon ang sitwasyon na yan. Bakit? Naranasan namin yan as a comedian. Meron kami pinunta sa isang lugar, sa Dagupan. Mayaman yung may-ari, pinakilala yung mga mayaman na kaibigan. Ang iingay. May isa itong maingay, talaga nag-stand out siya. Ang iingay niya. Sa... Hindi ko malaman yung pangalan, hindi ko natandaan yung pangalan eh. Pero ang itsura niya, naka-ponytail, naka-jacket na pula, naka-short na maong, at pilay. Sabi ko sa kaibigan, may ingay po yung kaibigan. Sino dyan? Yung naka-ponytail po. Sabi niya, ah, yung pilay. Yung naka-pulang jacket to eh. Oo nga, yung pilay. Yung pilay yung ganon. Sabi na, hindi ko malaman kung, oo, pilay. Sabi niya, bobo ko, nakaka-open. Ba't di ko alam eh? Sabi ko, naka-short na maong. Oo okay, nga, yung pilay nga. Yung nasabi ko lang na, oo, yung pilay. Tapos na sana, nasabihan na sana. Kaya tumagal, nag-ingay na nag-ingay. May part to. Yung wife ko, pag umu-order sa Grab ng grocery, at nagkamali ng order, may tumatawag sa aming group, customer service ng Grab. Nanonood ako ng TV, narinig yung asawa ko, gano'n na gano'n. Ha? 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 Sabi ko, hoy, ano yan? Sabi ko, hindi ko maintindihan. Bakit? Boses ko. Siyempre, hindi ko alam. Hanggang ngayon din nila kung mo-or yun, sira lang yung telepono. Kasi pwede yun eh, di ba? Choppy sira. Pero para ma-describe mo kung sira yung telepono, parang dinidescribe mo yung... Oo, parang medyo hindi kita maintindihan eh. Baka sabi mo, open. Choppy ka eh. Which is, di ba? Lalo na yung boses mo ako kayo. Eh, kung talagang, di ba? So, ang ginawa ko, ako nakakausap. Hello? Oo. Tama, tama. Okay, thank you. Sabi ko, oh, naintindihan mo? Hindi rin. Ano nangyari? Ang dami namin hamon sa bahay. Kahit ang order namin sabon. Kailan naman sa
sana sa grocery, bili pa ko sa may ayan ng grocery kasi nag-hire siya ng PWD. Saludo ko sa kanya. Nag-hire siya and saludo ko. Kaya lang, ba't niya itong in-assign sa customer service? Dapat, iniba na lang niya, nag-aayos ng mga items. Tapos yung sa customer service, ang nilagay niya doon, yung naka-ponytail, mga jacket na pula, at nakamuha ko na short. Nag-guess niyo yun? Ready na kayo sa susunod pang mga jokes na to. Oh, natawa naman kayo, di ba? Oh, may nag-video ba? Oh, paano ito mapapaliwanag yan? Tapos pinatay na naman niya. Kahit sa nilito kayo yung nag-joke ako about Jesus, medyo na kahit ako ng mga tao na parang, pero you know what? I think meron sense of humor si God. Oh, so totoo lang. Katulad niya, masyado tayong judgmental sa mga looks natin. Oh, masyado tayong judgmental. Ang Pinoy masyado judgmental sa itsura. Ina-associate natin ang maganda sa kapangitan, di ba? Ay maganda sa kabutihan at pangit sa kasamaan. May nabasa ako, sinaksak dahil pogi. Sinaksak dahil pogi. Wala akong pakialam sa pogi. Ang pakialam ko, yung katabi ng pogi. Kasi siya kakausapin eh. Ba't sinaksak yung pogi no, kaya sinaksak? O nga raw eh. Ba't hindi ikaw? O nga, tarantado yun ah. Masyado tayo discriminating sa pogi at maganda, di ba? Sa nag-viral, totoo to, CCTV nakuha na sa shoplift na babaeng maganda. Shoplifter na maganda nakuha sa CCTV. Anong comment sa ilalim? Tulungan natin, baka may problema siya. Pag maganda, gumawa ng masama, may problema. Eh kung pangit yun, anong comment? Papasok pa lang mukha ng magnanakaw. Pag napoposes yung maganda, anong sign na napasukan na siya ng masamang espiritu? Pumapangit. Paano yung pangit? Darating yung pare, lumabas ka siya sa tayo, di ba siya yung pare, hindi ko po sila papasukan. Ay, shit, sorry ah. Kala ko, sobra na lang ano to eh. Ito naman, na talagang to, tatlong demonyo talaga pumasok dito. Pag may aswang sa baryo, diba, sulok, siba. Pag sinabi ko, pas ka dyan, aswang. Pag pangit, siba, sa mukha pa. Di pa lang, ah, pa, talaga. Pag maganda, diba, lupo sila aswang. Sandali lang, mga kasama. Bisa naman, mga ganyan, nagbabago pa yan. Huwag natin siya i-judge.